ko laging sa tabi mo. Sana hindi na lang nagkagusto sa'yo. Sana di na lang ko, sana pinag-isipan mo muna ang pag-ibig mo sa akin. Kailangan tapusin na ito, di ako maghahapos sa'yo. Wala kong balak na mag-cry over you. Natin siya bilang artista at singer. Pero ang hindi alam ng marami, bago siya napasok sa showbiz, gumawa muna siya ng pangalan sa Singapore bilang isang modelo. Saksihan natin ngayong gabi ang buhay kasaysayan ni Stella Ruiz. That would do it, Stella. You look fabulous. Thank you. Excuse me. Nalulung si Stella sa alak at bawal na gamot. Dala marahil ito ng hirap at mga hinanakit na kinikimkim na niya simula pang pagkabata. Mula sa isang maikayang pamilya at nanirahan sa isang marangyang village sa Makati, nagsimula sa murang edad ang paghihirap ni Stella nang mamatay ang kanyang daddy na isang US Navy. Mami, bakit po nila nilalabas yung mga gamit natin? Ay, hindi na natin kailangan ng mga yan, anak, kaya kinukuha nila. Pero mami, pati yung bahay, di ba binenta nyo na? Saan tayo titira? Ang mangyayari sa atin, wala na si daddy. Huwag kayong mag-alala. May naiwang pera sa atin ng daddy nyo. Pero kailangan pagkasyahin natin dahil magtatayo tayo ng tindahan ng damit para mabuhay tayo. Kaya, anak, hindi na magiging katulad ng dati ang buhay natin, ha? Kaya tulungan niyo ang mami na mag-taste ng konti. Ha? Opo, mami. Ako po, tutulong sa pagtinda, mami. Ay, naku, mga anak ko. Oo, magtutulong-tulong tayo. At sigurado ako, hindi rin tayo pababayaan ng Diyos. Mami, saan ko po ito ilalagay? Ilagay mo dyan sa gitna ng sweaters. Taasan mo ang lundag? Ay, hindi ko po kaya eh. Na, liit mo kasi. Iyo ako, kargahin mo ako. Sige na. Yay! Halika, tignan natin sa labas. Sige po! Habang unti-unti nang nakakabangon ang mag-iina, isang pangyayari ang muling nagpalugmok sa kanila sa kahirapan. Anak, tapos na ba ang practice mo sa choir? Opo, Mami. O sige, maiwan muna kayo dyan, ha? Huwag mo iiwan ng si Stella, ha? Opo, Mami. Bakit ginagawa ni Mami yan? Yan ang paraan ng pasasalamat ni Mami kay Lord para sa lahat ng nagawa niya kabutihan sa atin. Mga anak, lagi niyong tatandaan, kahit anong mangyari sa atin, hindi
hindi natin dapat nakakalimutan magpasalamat sa Diyos. Opo, Mami. So, nila at napilitan silang manuluyan sa kumare ng kanilang nanay. Pasensya ka na, Jonah. Talagang wala na kaming ibang mapupuntahan. Sige, pwede naman kayong makitira dito eh. Total naman, may pinagsamahan tayo. At saka, inaanak ko pa yung mga bata. Pero, sana tumulong yung mga bata sa gawaing bahay habang ikay naghahanap buhay. Maraming salamat. At huwag kang mag-aalala dito sa mga inaanak mo. Mga mababait naman nagtot masisipag. At saka, Jonah, nakakahiya. Pero pwede mo ba kaming pahiramin ng mga pinaglumaan yung damit? Kailangan namin ng pampalit eh. Wala kami nailigtas sa sunog. Oo, sige. Anak, utusan mo nga yung katulong kunin yung mga damit doon sa bodega. Bakit ako? May gagawin pa ako. Maraming salamat ulit. Ang mga anak ko ay malungkot. Dito na muna tayo, ha? Wow, Stella, ang ganda pala ng bago ng bahay eh. Oo nga, ang laki-laki. Hindi ko naman to bahay eh. Nakikitira lang kami dito. Hoy! Saan ka pupunta? Ah, Gigi, magpa-practice lang kami sa choir. Bakit suot mo yung damit ko? Ah, pinahiram lang to sa akin ng mami mo. Hindi mo na daw kasi ginagamit eh. Anong pinahiram? Eh, ginagamit ko pa yan eh. Siguro ninakaw mo yan, no? Hindi, pinahiram lang talaga sa akin to ng mami mo. At saka hindi ako nagninakaw. Kubarin mo yan. Ayaw, maliliit na kami sa kaya. Anong maliliit? O kubarin mo yan! Ayaw ako! Ayaw ako! Nagnakaw ka, nagnakaw ka. Yan, napunit na tuloy. Huwag nanakaw kasi. Isusumbong kita sa mami ko. Huwag nanakaw! Wala akong ginagawa pa sa mga Gigi. Hindi ako nagnanakaw. Pabigat kayo rito. At para sa akin, masama yun. Tabi! Tinanggap ang lahat ng pag-aalipusta sa kanya ni Gigi. Anya, sila naman ang nakikitira, kaya't siya na lang ang magtitiis at makikibagay. Ang arte-arte mo magpunas. Paano malilinis ng ayos yan? Oh, titingit-tingin ka pa eh. Bilisan mo lang nga dyan. May dadating ako mga kaibigan. Huh? If I know, magpapakit ka na naman eh. Sige, Gigi, huwag ka mag-alala. Matatapos na to. Sige, Gigi, matatapos na to. Huh? Ang arte-arte mo talaga. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Bilisan mo na kasi dyan eh. Ate-ate mo, puting nga. Ano nangyari? Ewan ko sa inyo, tatangan yung magkapatid eh. Okay ka lang? Ang ginawa sa'yo. Pasok ka ba? Sige na, ako na magtutuloy nito. Pahinga ka lang dyan. Kuya, kailan ba nagsimula maglakad ng paluhod ang mami? Alam mo, hindi ko na rin maalala eh. Kasi diba, mga bata pa tayo, yan yung panata niya. Kung gayon, walang ginawa ang Diyos kundi pahirapan tayo.
sa mga paghihirap na dinanas, ipinangako ni Stella na balang araw makapagsasarili muli ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng high school, pinagsabay-sabay ni Stella ang pamamasukan sa iba't ibang trabaho. Maraming salamat. Stella, anong oras na? Kumain ka na ba? Wala kasi akong kapalit eh. Sige, mauna na kayo. Ganito na lang, bigay mo na lang sa amin yung pera tapos kami na lang bahalang bumili ng tanghalian na gusto mo. Ay, hindi. Wag na. May baon naman ako eh. Ah, sige. Sige, salamat. Table na yung help na rin. Ah, sige po, sir. Stella, okay ka lang? Parang may sakit ka. Ano kung kumapit at namumutla? Baka gusto mo na mag-leave? Ah, hindi po, sir. Okay lang po talaga ako. Pag gusto nyo, mag-serve pa ako sa ibang tables eh. Ako pa. Sigurado kung okay ka lang. Ayoko rin naman mawala ng magandang cashier na binabalik-balik ka ng mga customer dito. Pero kung ito mamatay mo naman, huwag na rin. Hindi po, sir. Okay lang po talaga ako. Siguro, kulang lang ako sa makeup. Mag-aayos lang po ako mamaya. Oo na, naniniwala na ako. In table na yun. Sige po. Ay, upo muna kayo. Oo. Bye, Stella. Bye, Stella. Mami ko nga pala. Hello. Hello. Good morning. Mauna na po kami. Okay. Ganda pala ng mami mo. Thank you. Ano, kumusta ka na? Kumusta okay ka naman na? Po ako. Parang numinipis ata yung mukha mo, ah. Baka naman sinasagad mo ang sarili mo sa trabaho. Hindi po, kaya ko naman po eh. At saka gusto ko talaga magkaroon ng ipon para makuha ko na kayo at magkasama-sama na tayo. Kamusta naman po si Kuya? Naku, okay naman siya. Doon na siya tumitira sa school dahil nakuha siyang varsity. Talaga po. Mabuti kung ganun. Sana makapagtapos siya. Eh, ikaw, ayaw mo bang mag-aral? Hindi na po. Lalo kayo mahirapan eh. Huwag niyo na akong intindihin. Kahit anong mangyari, gagawa ko ng paraan para umangat tayo sa buhay. Ibibili ko kayo ng bahay. At ihihiga ko kayo sa madaming pera. Anak, kung gagawin mo yan, huwag mong gawin para sa akin, kundi para sa sarili mo. Dahil hindi ko na kailangan yan eh. Ang lagi ko lang dinadasal, maging mabuti ang buhay niyo. At higit sa lahat, maging masaya kayo ng kuya mo. Dahil sa sipag at tiyaga ni Stella, tinagtagal ay kumatok din sa kanyang pintuan ang pangako ng isang mabuting kapalaran. Ano pang i-order nyo? Mamaya na lang. Mamaya na lang. Sige, enjoy. Ano pang gusto nyong i-order? Okay na kayo. Basta pag may kailangan kayo, tawagin nyo ako, ha? Sige. Sir, do you need anything else? No, thank you. It's fine. Okay. Excuse me. Yes, sir. I just want to tell you something. I observe you every time that I'm here, and I think with your height and your features, you really can be a good model. Me, sir? Oh, sir, binubola niyo naman ako eh. What you mean, bola? Bola? Not telling the truth. Making bola. No, not bola. I'm serious. I think you can earn a lot of money when you are modeling. Yep. This is my card. It's from a modeling agency in Singapore. I own the place, and when you come to Singapore, I will help you, okay? Talaga, sir?
But Singapore is too far. I'll think about it. Thank you, sir. Do you need anything else? Just water. Water? Thank you. But you really think about it, huh? Thank you, sir. Candle, isang water para sa table 5. Nagbunga rin ang pagtsatsaga ni Stella nang may isang customer sa bar na pinagtatrabuhan niya ang nag-alok sa kanya ng isang trabaho. Naisip ni Stella, ito na marahil ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Kaya't dali-dali siyang nag-alsabalutan upang makipagsapalaran sa Singapore bilang isang modelo. Bye! Bye, Stella! Salubong namin, ha? Oo, sige ba? Huwag mo makakalimutan, ha? Sige. Anak, eh, hindi na ako sasama sa airport. Baka maiyak lang ako dun eh. Pero alam mo, kinakabahan ako dyan sa gagawin mo. Sigurado ka ba dyan? Oo nga eh, baka niloloko ka lang nila. Baka ano pa mangyari sa'yo dun. Alam mo, lahat pa naman ng inipon mo, dun mo binuhos. Oo. Alam mo, baka masayang lang eh. Kuya, kailangan sumugal eh. At mami, kung mananatili ako dito, walang mangyayari sa'kin. Huwag kayong mag-alala. Tutuparin ko yung pangako ko sa inyo. Mag-iingat ako doon. Walang mangyaring masama sa akin doon. At kung hindi man totoo yung sinabi sa akin doon, maghahanap na lang ako ng ibang matatrabaho. Oh, basta anak, huwag mong kakalimutan. Kahit nasaan ka pa, nandiyan ang Diyos para hingan mo ng tulong. Huwag mong kalimutan, ha? Wala nang kinalaman ng Diyos dito, Mami. Nasa akin na yun kung ano mangyayari sa akin doon. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. Huwag na tayo magtalo, Mami. Kung ano man ang naipangako ko sa inyo, hindi ako babalik hanggat hindi ko yun naibibigay sa inyo. Darasal kita. Kuya. Iingat ka. Tanging lakas ng loob at maigting na pagnanasa ng isang mabuting buhay para sa kanyang pamilya ang naging baon ni Stella sa pakikipagsapalaran niya sa Singapore. Si Stella bilang isang modelo sa Singapore. Sunod-sunod ang kanyang fashion shows at kabi-kabila ang print ads niya sa iba't ibang magazines. Bukod doon, nagawa niya ring makapagtrabaho sa iba pang bansa tulad ng Malaysia at Hong Kong. Pero sa kabila ng tagumpay na tinatamasa,
Dala marahil ng lungkot at pag-iisa, nalulong si Stella sa ipinagbabawal na gamot. Collapsed on stage, and they brought you here. By the way, I'm Dr. Moss, your attending physician. Actually, you're fine now, but not totally. What do you mean? Well, let me put it in simple terms. After we examined you, we diagnosed you with severe liver damage. Now, that means you'll be under medication for some time. And I strongly suggest that you stop drinking, which is one of the reasons you're here now. What if I don't? Again, let me put it in simple terms. If you don't do as I say, you will die. Tila natauhan si Stella sa sinabi ng kanyang doktor. Hindi nagtagal, nagpasya na siyang bumalik sa Pilipinas para tuparin ang isang pangako para sa kanyang pamilya. Pasok, Mi. Wow! Ang ganda ng bahay na ito. Kanino ba bahay ito? Ano ginagawa natin dito? Ang ganda naman. Mi, natatandaan mo yung kunukwento ko sa'yo na malaking kinikita ko nung nagmumodelo ko sa Singapore? Oo. Ito na yung bunga nun. Binili ko tong bahay na to para sa'yo. Ano? Mi, ito na yung katuparan ng mga pangako ko sa'yo. Si Kuya, anytime, anytime, meron na tayong sariling bahay na uuwian. Atin, Mi, hindi na
na tayo makikisama. Di ba? Salamat, anak. See, I love you. Love you too. Isa pa akong surprise sa'yo. Ikaw pa. Ano naman yun? Diyan. Tandaan mo nun, di ba? Sabi ko sa'yo, pag marami na akong pera, pahihigain kita sa pera. Huh? Ni? Totoo ba yan? Totoo. Sa'yo lahat to. Totoo ito? Ay, naku, salamat, tandaan mo. Salamat. Ni, pwede mo nang higan yan. Iyon na marahil ang simula nang mas masasayang araw para sa kanilang pamilya. Ngunit may mga bagay pa palang bumabagabag kay Stella. Saan ka ba galing? Kanina pa kita hinihintay ah. Ang katuwaan lang kami ng mga barkada ko. Gabi-gabi na lang yata ang katuwaan yan. Di ba sana kung di ka umuwing lasing? Di ba sabi ng doktor mo, hindi ka pa pwedeng uminom ng alak? Pakialam mo! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Ikaw lang naman ang iniisip mo ah. Inamo ko, kaya dapat lang ako magbalasakit sa'yo. Ano na akong isipin? Kaya ko sarili ko. Manahimik ka na lang! Sakit mo na magsalita. Oo na, oo na. Ano po bang gusto mo? Lahat na binibigay ko, magdadrama na naman tayong dalawa eh. Lahat na binibigay ko sa'yo, sarili mong bahay, pera. Konting kaligayan para sa sarili ko, pinakikilaman mo pa. Pabayaan mo ako mag-isa. Hindi ka ba nagsasawa dyan sa ginagawa mo? Bakit naman? Sa dami ng biyayang binibigay sa atin ng Diyos, kulang pa itong pagsasakripisyong ginagawa ko. Bakit sa kanya ka magpapasalamat? Siya ba bumubuhay sa'yo? Siya ba nagbigay sa'yo ng bahay? Siya ba nagbigay sa'yo ng pera? Wala ka niya. Takot ka sa Diyos, anak. Kung wala ka man takot sa kanya, respetuhin mo naman. Alam mo, Ming, sa buhay ko, isa lang kinakatakot ko. Ang maghirap tayo ulit. Tsaka, ang mga tao sa mundo, malulupit yan. Puro pera lang ang nasa utak niyan. Yun lang ang nirirespeto nila. Pera. Tsaka isa pa, Mi. Dapat sa akin ka nagpapasalamat eh. Kasi, kung di dahil sa akin, wala ka kung anong meron ka ngayon. Sa akin lahat galing yun. Nagpatuloy ang swerte ni Stella. Sumali siya sa binibining Pilipinas at hindi mananalo ay naging daan naman ito ng pagpasok niya sa showbiz. Lumabas siya sa ilang pelikula, nagkaroon ng TV shows, singing engagements at nakapagpatayo din ng mga negosyo. Umaniling siya ng nominasyon para sa ilang natatanging pagganap sa kanyang mga pelikula. Pero kasabay nito, patuloy pa rin si Stella sa pag-inom at paggamit ng drugs. Ilang beses din siya umibig at nabigo hanggang sa makilala niya si James. Thank you very much. You guys have been such a great audience. I hope to see you again next time. Good night. Excuse me, miss. I'm sorry if I disturbed you, but I just want to let you know that I really like the way you sing. Oh, thank you. Oh, I'm James. I'm Stella. Nice to meet you, Stella. Yes.
Same here. Dahil natural na romantiko, mabilis na nahulog ang loob ni Stella kay James. Thank you. Merong parang sobrang espesyal at dinala mo ako dito sa sobrang gandang lugar na to. Parang tayong dalawa lang yung tao dito, ah. Alam mo, makasama lang kita, special occasion na yun. But I have a surprise for you. What? Wait lang. Just relax. James. Sobrang romantic mo talaga. Stella, I love you. James, ano to? It's an engagement ring. Stella, will you marry me? Siyang napaibig kay James, nagpa siya si Stella na mag-lie-low na sa showbiz. Tinigilan na rin niya sa wakas ang kanyang mga bisyo. Ang dali, kinakabahan yata ako. Alam ba talaga ng mami mong magpapakasal tayo? Oo naman. Kaya nga ipapakilala na kita eh. Eh baka mabigla yung pag nakita ko. Hindi mabibigla yun. Tsaka alam mo, napakabait ng mami ko. And I'm sure na magkakasundo kayo. Ikaw talaga, dapat nung mo pa ako pinakilala. Well, it's better late than never, hindi ba? Halika na. Halika na. Hi, Ma'am! Hi, Iho. How are you? Fine. Ma'am, finally, mamimit mo na rin si Stella. Stella, meet my mom. Hi, ako po si Stella. It's very nice meeting you. Hans, sandali lang. Kausapin ko na mami. Masakit kay Stella na hindi siya tinanggap ng mga magulang ni James. Pero ang hindi alam ni Stella, umpisa pa lang ito ng muling pagdating ng mga pasakit at pagsubok sa kanyang buhay. Paano nagkaganito? Kala ko ba gumikita ang mga negosyo ko? Accountant lang ko, Stella. Nilista ko at inaayos ko ang mga dumarating sa akin. Oo. Kung kumikita ang negosyo mo, pero hindi ito pumapasok sa account nyo. Paano nagkaganon? Dapat mong tanungin ang kasosyo mo sa negosyo. Nasaan na ba siya? Kaya ako pumunta na rito. I'm sorry, Stella, but I have to tell you na bankrupt na ang lahat ng negosyo nyo. Ang lahat ng initial investment nito at kinita ay tinakbo ito ng kasosyo mo. At kung meron mang iniwan, ay mga utang. Ah!
Wow! Ibig mo sabihin may utang pa ako? Ganun na nga. At kung hindi ito mababayaran mo, maaari kang makulong. Sorry, Stella. Ikaw na rin ang may sabi. Ang lahat ng mga taong hindi nagirespeto sa isa't isa, mas nirespeto nila ang pera. Han, ba't di mo na ako ulit sinama sa bahay ng mami mo? Masking ako nga, hindi na ako nakakapunta dun. Paano pa kita isasama? Pwede ba yun? Eh, di ba every week you have to be there? Huwag ka na magtanong. Kahit ako, hindi ko na rin nakakausap ang mami ko. Eh, paano yung kasal natin? Tuloy pa ba yun? Siyempre, tuloy yun, no? Kaya nga ako nagtatrabaho para sa kasal natin. Ay, wait lang. Oh! Mamaya? Hindi na pwede. Meron na akong plans, eh. Baka, ano, next week, kaya? Sino-sino tayo? Sige. O, titignan ko muna. Sabihin sa akin ahead of time, ha? Okay, sige. Thank you, bye. Akin na nga yan! Ba't ka ba nangyayang alam? Bahay yan! Sino yan? Uy! Tama na! Saktan ko na! Bahay yan! Sinabi nang wala yan eh! Ikakasal na tayo! Buong buhay ko matatali na ako sa'yo! Gusto ko lang pumawala ng konti bago dumating yun! Di mo ba naiintindihan yun? Kung mawala ng konti, paano kung gawin ko rin sa'yo yun? Ha? Kung mawala ng konti, manlalaki, ano matatago mo ba? Ha? Hoy! Magkaiba tayo! Babae ka, lalaki ako! Meron pa rin tayong tawa! Sakin! Mami!
naman ho yung findings niyo sa mami ko. Na-milestroke ang mother mo. Ligtas na siya. Kaya lang, half of her body is paralyzed. Paralyzed? Yes. And I want to caution you na kung sakaling atakihin si Oli, maring ikamatay niya ito. Dok, ikamatay? Hindi ho ba natin pwedeng maiwasan to? Maiwasan natin ito, yes. Kaya lang, we have to take care of her health. Pero Dok, maalaga ho ang mami ko sa katawan niya eh. Maraming cases na ganito wherein walang kahit anumang bisyo or history ng sakit ng pasyente. Kaya nga, minsan eh, naniniwala na rin ako na wala sa kamay natin ang buhay. So it's best na siguro under this situation, ipagdasal na natin ang ating mga mahal. Okay. Salamat po. Okay. Dito ka lang muna. Kamusta pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Katulad ng lagi ko sinasabi sa'yo, anak. Huwag mo akong iintindihin. Kahit ano pang nangyari sa'kin, alam kong nandiyan lang siya. Kamusta ka na? Maski wala akong malay, nararamdaman ko ang mga hinanakit mo. May hindi ko na yata kaya eh. Paulit-ulit na lang akong nasasaktan. Binigay ko yung buhay ko sa isang tao. Tsaka pa ako ng bigo. Ganun, anak. Ipaubaya mo na sa kanya. Kaya mo siya na magdala. Hinihintay lang naman niyang muli ka magtiwala. Alam mo, anak. Isa lang naman ang lagi kong pinagdadasal. Ano yun, Mi? Na marinig mo na siya. At yun siguro ang dahilan kung bakit nandito pa ako. Alam ko, dyan sa puso mo, pinagdasal mo ako nung inakala mong mamamatay na ako. Hindi mo ba naisip, anak? Dininig niya ang dasal mo, kaya buhay pa rin ako. Kaya siguro dapat magpasalamat ka sa kanya. Oh.
Maliklog ka na. Walang ginawa ang Diyos, kundi pahirapan tayo. Wala nang kinalaman ang Diyos dito, ma'am. Nasa akin na yun kung anong mangyayari sa akin doon. Huwag ka magsalita ng ganyan, anak. At sa kanya ka magpapasalamat. Siya ba bumubuhay sa'yo? Siya ba nagbigay sa'yo ng bahay? Siya ba nagbigay sa'yo ng pera? Hindi naman. Takot ka sa Diyos, anak. Kung wala ka man takot sa kanya, respetuhin mo naman. Magsalita! Oo na! Oo na! Ano pa bang gusto mo? Lahat na binibigay ko, nagdrama na naman tayong dalawa eh! Lahat na binibigay ko sa'yo, sarili mong bahay, pera! Konting kaligaya para sa sarili ko, pinakikialaman mo pa! Pabayaan mo mag-isa! Balik showbiz si Stella at pinalad namang nagkasunod-sunod ang kanyang mga naging projects. Nagpatuloy din ang kanyang singing career at ngayon ay sikat na ang single ng kanyang banda. Bilang isang renewed Christian, binabahagi ni Stella ang kanyang mga karanasan sa mga kapwa niyang naliligaw ng landas. Hanggang ngayon, iniisip mo pa ang malaon ng wala. Nandirito naman ako, laging sa tabi mo. Sana hindi na lang nagkagusto sa'yo. Sana di na lang ako, sana pinag-isipan mo muna ang pag-ibig mo sa akin. Kailangan tapusin na ito, di ako maghahapos sa'yo. Wala kong balak na mag-cry over you. Naisip ni Stella, tama ang nanay niya. Matagal na nga siyang nakalimot, kaya't panahon na upang alalahanin ang mga bagay na matagal nang dapat ipagpasalamat. Kasi pag ayaw mo, marami kang dahilan. Kapag pwede naman, marami kang paraan. Sana di na lang ako, sana pinag-isipan mo muna ang pag-ibig mo sa akin. Kailangan pusin na ito, di ako magkahapos sa'yo. Wala kong balak na mag-cry over you. Thank you.
Alam ko, Stella, sino ba mag-aakala ang dami mo palang pinagdaan ng bata? Napakarami. Grabe. Ang aga-aga mo nag-umpisa magtrabaho. 14 years old, yes. You were already working. Okay. Siguro po nag-push din sa akin yung hirap ng buhay namin noon. All the rejection, lahat eh. Siguro, yun yung nag-push sa akin. Tapos sabi ko, one day hindi na nila ako i-re-reject. Na experience mo rin how it is, no? To be a victim of an attempted physical abuse. Okay. Anong klaseng trauma ang dinulot sa'yo nun? Meron nung akong parang longing, parang ang nangyari yung... Kasi parang feeling mo nun, rejected ka eh. Doon sa problema mo naman with, ano, with your drug addiction. Mm-hmm. Sabi nila, aminin mo muna na may problema ka bago mo o bago mo magagawa ng solusyon. Yes. Sa buhay mo, what made you realize na teka muna, mali itong ginagawa ko? When I was in Singapore nga, yung na-hospital na ako, nung sinabi sa akin ng doctor that yun nga, may problem na ako sa liver ko kasi I take drugs with alcohol. Sabi ko, siguro it's about time. So, I think that's one. Kasi ngayon iniisip ko yung, bakit kaya ako nag-ganun no, when I was, you know, that age. So, I realized that na parang siguro, sa sobrang pain ko, I just wanna parang cover it up. Parang i-cover ko nung pag numb ka. Kasi, di ba, pag minsan, pag may tawa ka ng alcohol or something, medyo parang nakatula ka lang, parang dead maka lang sa paligid mo eh. Wala kang pakialam eh. So, parang, siguro that's one of the reason why also. Anong aral, no, ang maaari mong share sa televiewers natin? Lalo-lalo na yung mga kabataan na ngayon eh, nandiyadyaan sa ganyang problema. Short-term happiness yun eh, yung pinipili ko dati. Correct. Kasi kapag na kay Jesus Christ ka, kay God ka, long-term yun, hanggang mamatay ka na, masaya ka eh. Talagang I gave up talaga yung life ko sa kanya. Ngayon na... You know, nalinis mo na kumbaga ang buhay mo, no? Ano nga hinihiling mo sa Panginoon na gawin sa buhay mo? Actually, Tita Mel, yung buhay ko ngayon, wala na akong hihingin pa eh. Wala na? Wala na talaga. Teka muna. Wala na. Wala ka pang asawa. Ayaw mo ba magkaroon ng asawa? Ayaw mo magkaroon ng pamilya, ng mga chikiting, ng mga... Siyempre, magandang lahi ko. Bakag, oo nga, maganda, totoo maganda ka. Maganda yung lahi ng tatay ko. Baka paglabas sa anak mo, mga blue-eyed at mga... Ngayon po, kung ano na lang yung ibigay sa akin ni God, na kung one day tumanda ako mag-isa ko, okay lang. Kasi kung yun yung will niya sa akin, okay lang din. Ngayon, at this very moment, sobrang enjoy ako, masaya ako, na binigyan ako yung mga televiewers, like yung bumalik ako dito sa Pilipinas, nagtrabaho ko ulit. Natutuwa akong sobra kasi tinanggap ako lalo na ng GMA, sobrang binigyan ako ng sugo. Binigyan ako ulit ng chance na umarte, kumanta, sobrang overwhelming. Yung pag-uwi ko dito, talagang wala akong ina-expect eh. So ngayon, ang ano ko lang, wala talaga akong hingin pa kasi sobrang okay lang ako ngayon. But you really would like to have a family? Of course. Right now, kung dumating man yun, kung dumating siya, thank you very much. Kung hindi rin, tatanggapin siya. Kamusta naman ang mami mo ngayon? Sobrang masaya din. Masaya din. When she read the script, sabi niya, parang drugs ka palagi. Hindi niya. Wala po. So parang sobrang revelation talaga. Even with other people, with my friends. Kasi ang tingin nila sa akin, oh, Stella, bato yan, wala kang pakiramdam yan. Kasi matigas yung tingin nila sa akin. So, well, I certainly don't find you matigas this tonight that I am with you. At talagang we wish you the best. Thank you, Tita Mel. Maraming salamat po sa pagkakataong to. Sobrang thank you po for this chance and sa buong staff. Siyempre kay OTEP. At saka kay yung sa writer natin, sila Benedict, sila Norgie. Sila Norgie, sila June, Nana. Sobrang, etong mga ginamit silang instruments ng Diyos para ma-share ko sa tao yung buhay ko. Kami din umaasa na sa paglalahad mo, alam ko, it took a lot of guts, no? Yes. Para lumabas ka, sabihin mo yung totoong nangyari sa buhay mo. At kami umaasa na yun ay masusuklian naman dahil marami ang makakapulot ng
aral at yun, inspirasyon. Yun po yung gusto ko talagang sa buhay mo. Sana ganun na. Ayan, maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat. And it's an honor talaga face to face with Miss Mel Chang. It's no big deal. Sa buhay, kung minsan, tila walang humpay ang pagdating ng mga pasakit at pagsubok. Sa ating pagharap at pagtugon sa mga ito, lagi at laging bukal ng lakas at bagong pag-asa ang ating pamilya, ang ating sarili, at ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ako po si Mel Tiangco, at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, sa tuwing kinakailangan mo, narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang inig natin ay